Yes! Okay, this is your Uncabuggable Goddess, Vice Ganda. Nagpakilala. First time ko sa vlog na to. Okay, since I'm bored in the house and I'm in the house bored, nakaisip ako ng challenge kasama yung aking dalawang angels dito sa bahay. Please welcome Chris and... Anong name mo? Charot. Chris and Vangie! Yes! Ganyan pang doon time show. Ganyan gumagano'n pang doon time show. Hi, Chris! Hi! Good afternoon! Wow! Good afternoon! Kapapasok mo lang ba dito sa bahay? Ilang taon na kitang kasama? Bale, 8 years po. 8 years? Tignan mo ka naman. At syaga din niya! No? Naka-8 years talaga siya sa akin! At dahil dyan, hanggang 90 year ka na lang. Eto naman si Vangie. Ilang taon ka na sa akin? 8 months! Isang 8 months! Oh my God! So sino kaya talaga ang mas tatagal hanggang grand final? Sino kaya talaga? Silang dalawa, sila nag-aasikaso sa akin, sila nag-aalaga sa akin everyday, sila nag-aayos ng mga gamit ko. Lahat ng gamit ko, mas alam nila kaysa sa akin. So, pag nawala sila, hindi ko alam kung nasa naman ang gamit ko. So, nga ako. Kaya naman, silang dalawang aligaga tuwing magbibihis na ako at tuwing papasok ako sa trabaho. So, today, our challenge is gonna be styling battle. Magpapakabugan kayong dalawa kung sino mas bonggang mag-style sa akin. Sa palagay mo, sino mas bongga sa inyong dalawang mag-style? Ako, syempre. Wow! Ma-arty talaga to eh. Mas bongga daw siyang mag-style kaysa sa'yo. Siyempre, mas ako nakakaalam. Siya ang nakakaalam. Nililigpit niya at tinatago niya lahat ng gamit ko. Minsan, kaya nawawala kasi tinago niya talaga. Yung mas magaling mag-style, makakatanggap ng pabuya. Yung hindi naman magaling mag-style, makakatanggap ng masasakit na salita at physical na pananakit, hindi lang sa akin, kundi sa mga alaga nating aso. So alam niyo na ang mangyayari, kaya husayin ninyo. Ang first challenge natin, style niyo ako ng casual wear. Pag sinabing casual, yung pang showtime ko everyday. Pero kailangan maganda, kailangan gandahan nyo kasi styling contest to, diba? Diba? Huwag masyadong normal, kailangan bonggahan nyo kahit casual. Siyempre, kailangan uncabogable. Hindi pwede, porkit casual eh, putsu-putsu. Okay, halughugin nyo na ang mga gamit sa taas. Wow! Takbo na, mga bakla! Napakarami naman yung shorts na yan, nakakaloka. Simula pa, pagod na siya, hinihingal na siya. Sa lahat ng kwarto dito, puro damit lang ang laman. Ano naiisip mong ipasuot sa akin? I-describe mo nga. Parang gusto ko ng ganito. T-shirt lang. Nilagay niya sa sahig, tapos mapasuot niya sa akin. Sorry! Meron siyang sense of style, pero wala siyang hygiene. Wala namang time limit. Pwede kayo ano, sa isang challenge, 3 days. Since bored naman tayo. Meron silang styling partner. So ano masasabi mo? Pasado na? Pumayag ka na? Okay na. Okay na. Ano yung mga unang naging problema ko sa mga review? Yung sapatos, saka medyas, saka yung mga short. Ano? Medyo diterno. Hindi bagay. Ito. Bagay ito dito. Ano siya tingnan? Kay Vangie. At saka yung strictong managing. So, nakabuo mo ba siya? Nakabuo siya dahil tinulungan ko siya. Kasi nung hindi siya tutulungan, hindi siya makakabuo ng medyo magandang tingnan. Dahil? Tinanong ko na lang, sinadjust na lang ito. Ang ginagawa niya si boss, color by color. Stricto talaga siya. Kasi siya ang head ng security ko. Rockel, susuot na natin. Okay, let's try our
ganda house. May halang ka pa. Ito pong pinasod ko kay ate ay casual outfit. Balenciaga at Nike yung kanyang shoes. Nike yung sundet. Nakuha niya yung aura mo. Kasi ganyan ka naman din talaga pumorma. Sakto nakuha niya. Bongga ka. Okay lang siya. Kasi vice ganda ka eh, di ba? So I was expecting a little bit more. Ganun. Tsaka naka-shorts ka ba? Kasi pati hindi nakita yung shorts mo. Sexy kasi. Lagi mo nang makikita sa show. Lagi kang may dahilan. Lagi siyang may sagot, di ba? Hindi mo sagot. Di ba tapos yung just may sagot na siya lagi. Lagi siyang may dahilan. Ganyan yan araw-araw dito. Tsaka yung color nung cap, sana inibag. Pero overall, okay lang naman. Okay lang. Tsaka dapat complete package, walang bag. Ganyan ang pagsusuot mo. Tapos paano pag lumakad? Ay, kung makasali ka pala, kala ko ikaw taga-top yun eh. No. Bungie, si Vice kasi, known for very androgynous when it comes to styling, ganon. So, ang color ng top niya yan, red, yellow, and black. Usually kasi si Vice, pag ganyang makulay na ang pangtaas niya, binabali niya sa shoes. Iibahin niya yung kulay ng shoes. Kami nila Lalaine at saka nila Jackie, ano kayong sapatos? Ito yung pangtaas niya. Biglang, ang dami na namin naisip na sapatos. Minsan, magmamatch niya yung mga sapatos. Sobrang dami niya ng sapatos. Biglang babaliin niya. Sasabihin niya, ay, ayoko niyan. Ito tayo. Tapos, ang outcome nun, sa showtime, sa TV, ang ganda. So, ang masasabi ko sa styling mo, Vanji, satisfactory, not very satisfactory. Okay? Haba ng moment niya. sinigurado yung makaka-moment siya agad, yes. Diba, sa unang exposure. Hindi ko lang nagustuhan yung comment ni Ate Erna. Masyadong maraming sinabi. Proud ako sa ginawa ko, kaya ako mananalo, no? Kaya Chris, galingan mo. Ang taray naman. Pero syempre, judges kami. Nakita ko, syempre, maganda yung sinasabi yun doon sa dalawang judges. Pero sa akin, parang hindi lang niya gusto yung comment ng Erna. Bakit gano'n ang taya? Nagbawas pa lang ka? Binawasan ko siya ng 1 point, tapos narinig ko siya eh. Go, Chris. Fake na. Mas kabog yung sa akin. At akin kabog yung sa'yo! Yung isa mapadahilan, ito yung mapakaaway. Tapos, Converse, making it. Tapos, Converse. Brand new pa yan. Hindi ka ito nalagay pa yung stylist na pinapasuot luma. Nag-reha! At saka yung bag. Ano to? CMC. CMC. Ano CMC? MC. CMC. Kasi na sabi ni Erna kanina, hindi kailangan prepare na yung upper garment mo sa shoes mo. Pero at this time, okay lang naman kasi parang hindi siya burst of color. Parang isang kulay, dalawang kulay lang naman siya. O tatlo actually. So okay sa akin yung shoes at saka yung plain sa okay siya sa akin. Good job, Chris. Wala ka nang hahanapin kompleto. May accessories, may bag, at may socks. Hindi na late. Ang totoo, ano ka ba? Tiga-sales ko. Ano lang? Ano lang? Pero ang ganda ng ginawa mo, Ate Chris. Beforehand, Chris, I would like to congratulate you for doing that kind of styling. Very young. Yan. Yan naman kasi ngayon sa showbiz, lalo na sa TV, kailangan, kapag nasa TV ka, kailangan striking ang color. Huwag masyadong malabo ang kulay. Ngayon, sa TV, kailangan maging bata yung ini-stylan mo.
kailangan hindi masyadong loud yung kulay. Kasi loud na yung talent mo. Masyado na malakas yung person. Loud na yung talent. Ay, nananakit na naman yung model? Yes, kung i-edit to. Nananakit yung model? So, napakalakas na ng personality ng dinamitan mo. So, dapat medyo okay lang yung ipapasuot mong damit. Kasi, vice is vice na. Wala na siyang dapat patunayan pa. So, I like your styling. And that's okay for me. Okay, judge for... Proud ako sa nagawa ko ngayon. Confident naman ako. Okay naman yung comment sa kanya. Kaya lang, ang ayaw ko lang, naninira, sabi. Hindi daw, pinasusuot ko daw ng luma. Pero hindi naman luma, no? Lahat yun, original. Okay, girls, be ready. Because our second category is... Clubbing! Party, party! Gusto ko yung pagpasok ko ng club. Gusto ko yung lahat mapapatingin. Tapos sabihin, ganda. Yung gusto ko yung kapansin-pansin. Tapos gusto ko yung ako yung... Pinakabongga sa loob ng club. Ready, set, go! Magkikilaw siya sa party, party. Silang nag-unbox, nakikita ko ay nakasabit dun. Hoy, Banji! Unbox mo yung bago kong Chanel! Hindi ko pa ito tinatanggal sa box! Sabi mo kasi ate, magkalkal eh! Ayun tuloy, nakalkal ko! Hindi ko ito ina-unbox. Pag wala nung binili ko, kasi sabi ko, ibebenta ko na lang siya. In-unbox niya! Gusto-gusto ko pa bang di nag-unbox. So, kuya, ano masasabi mo sa talent mo? Okay na po, boss. May napili naman akong pwede na. Pwede? Pwede na. Pwede lang talaga? Hindi mo pwedeng pwede talaga. Hindi pwede na. Pagod na pagod kaya ako. Mahirap kaya ako. Mahirap kaya ako. Wala kaya ako doon. Hindi naman yung pangis-pangis na. Hindi lang ako. Kamusta? Ano masasabi mo sa mga pinapakita niya sa iyong mga damit? Medyo makulit talaga. Bakit? Mas pinipilit niya yung gusto niya. Oh. Eh, ako yung ano dyan. Siyempre, mas pipiliin ko yung sa akin. Tignan mo. Stricto din siya sa pananamit. Kailangan hindi siya papayag na hindi bongga ang damit ko. Especially pag magka-clubbing, di ba? Yes. Oh, yun kasi ang kanyang major job bilang driver. Na siya ang driver ko, mapanuli siya sa mga damit ko. Hindi niya ako pabababain ng sasakyan na hindi maganda ang suot niyo, tama? Siyempre. Yung isa naman, security. Kailangan sinisecure niya, pati looks ko. Hindi siya papayag na mapapahamak ako in terms of fashion. Ika mo. Okay, Chris, magtalo na kayong dalawa. Ako'y pupunta na doon sa fitting room. Badman, tapos... Balman! Balman! Bago ulit, oh. Oh. Brand new! Hindi ako nagpapasok ng mga lupa. Chanel pala sa'yo. Basahin mo. Jibonski! Ha? Jibonski! Jibonji? Ako Jibonji! Ako Jibonji! 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 Bakit yun itong styling na ginawa mo sa akin for clubbing? Dahil bagay sa'yo ang ganitong style. Hindi lang ako magbukong mirror mo dito. Pagpunta ako ng club dito. Okay, so let's now talk to the judges. Mickey Mouse. Si Mickey Mouse. Mickey, what can you say about Chris's styling? Sa Ilocano, yung outfit na yan, ang tawag namin dyan ay chichileng, chichileng, chichilap, chilap. Ano ibig sabihin ng chichileng, chileng, chichilap, chilap? Si sileng, sileng. Sileng kasi makintab. Chumichilap, chilap, kumukutitap. Kaya makintab. So, two colors again, silver and black. Mahilig ka talaga sa dalawang kulay lang. And
Dahil sa yes, I'm not yet finished. So, very striking ang color. Very powerful ang peg. So, that's a yes for me. This styling is called chichileng-chileng, chichilap-chilap. Okay. Nakakasilaw. Kasi pag pupunta ka ng clubbing nun, sabi maraming ilaw, pag napatad na yun ang mga spotlight and everything, baka hindi na siya makita kasi nasilaw na. Masyado. So, kanina na-impress ako dun sa casual, pero dito, medyo na-downgrade ka ng slide. Bakla ka? Eh, kinong ginagawa mo sa akin? Hindi ako nakikita, kaya nga ako nagpupunta na clubbing para magpapansin eh. Tapos, hindi ako makikita. Hindi ginagawa. Matatalo ka makapansin dahil iyong suot mo. So, hindi ka sakayon sa sinabi ni Aliana. Kasi, kung makinang yung mga ilaw doon, mas makinang ka. Oo, tama. Nakuha mo na naman yung ano ni Vice, ganda. So, paano ba yung sa braso? Ano ba yun? Impact ka ba? Ba't ba ako hinip, ha? Hindi ako hinip, ha? Raulo ka, Blackpink ka po. So, mamaya malalaman natin kung ito bang styling mo ng chichileng-chileng, chichilap-chilap ang kakabo para sa ating second round, okay? Let's go to our next stylist. One word to describe your styling. Expensive. Mukha siyang mataba siya. Ewan ko, wala akong masabi. So sino kaya ang pinaguran? Bandang huli ng ating mga hurata?